Kentavious Caldwell Pope. Napag-usapan nga po natin mga ka-one stories kahapon na inaasahang tatanggihan nito ang kanyang player option sa Denver Nuggets. Ipinaliwanag na rin naman nga po ni Bobby Marks ng ESPN na kung sakali man nga pong mag-opt-in o kunin ni KCP ang kontrata, mapipilitan nga po ang Nuggets na magtanggal ng dalawang role player dahil lampas na nga sila sa cap space. Pero dahil nga mas gusto ng kapo ni KCP na magkaroon ng fresh at bagong kontrata, ite-test nga nila ang free agency. Meaning papasok nga ito sa free agency at usap-usapan ngayon ang pagkuha muli sa kanya at pag-offer ng kontrata ng Los Angeles Lakers para maging kapalit ni D'Angelo Russell. Tara na, talakayin natin at pag-usapan na rin ang balitang ginawang sisiw ni Kyrie Irving ang depensa ng Minnesota Timberwolves. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Unahin natin ngayon mga ka-one stories ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers at pag-offer muli kay Kentavious Caldwell-Pope. Matunog nga po ngayon sa social media ang pangalan ni KCP dahil na rin sa pagpasok nito sa free agency. Napag-usapan nga natin noong nakaraan na papasok nga ito. Ayon nga po sa balita, malaki ang chance ang itest ng kampo ni KCP ang free agency at iyan rin naman ang inaabangan ng Los Angeles Lakers, lalo ni Rob Pelinka, dahil kung inyong matatandaan, naghahanap nga sila ngayon ng papalit eh D'Angelo Russell na isang shooter dahil inconsistent nga ito papasok sa playoffs at sakto rin naman si KCP sa posisyong ito. And guess what mga ka-one stories, ayon nga po kay Jovan Boha ngayong araw, kung sakali man nga po tuluyang maging unrestricted free agent na si Kentavious Caldwell-Pope, isa nga si Rob Pelinka sa mga general manager na magbibigay interest sa kanya. Alam naman natin na posible at pwede itong maging kapalit ni D'Angelo Russell kapag tuluyan na itong umalis. Napakagandang lineup kung sakali at malaki ang magiging ambag nito kay LeBron James. Alam rin naman natin at alam niya ang galaw ni LeBron James, kaya hindi na po problemahin pa ng coaching staff ang pwestuhan nito. Samantala, nagawa nga po mga ka-one stories ng Dallas Mavericks na maagaw ang panalo sa Game 1 sa loob mismo ng bahay ng Minnesota Timberwolves. Pero hindi rin naman nga nila magagawa kung hindi dahil sa napakagandang performance ng kanilang duo na sina Luka Doncic na merong 33 points at si Kyrie Irving na kumana rin naman ng 30 points, kasama na dyan ang kanyang nagawang 24 points sa first half pa lang. Ipinamalas nga dito ni Kyrie Irving ng pagiging veterano at mature nito na maglaro, since kahit gaano man kahigpit ang depensa sa kanya ng Timberwolves at kahit man dino-double team na siya parati sa tuwing hawak nito ang bola, hindi man lang nga ito natataranta sa paggawa ng play. Mas lalo lamang nga itong nagiging agresibo, pinapanis nga ika nga ang bumabantay sa kanya na si Anthony Edwards, na bigla na lamang nga pong napagod sa fourth quarter kakahabol sa kanya. Kaya kitang-kita ngayon kung gaano talaga nag-improve ang laruan ni Kyrie Irving, especially pagdating ng playoffs.